Nagkaroon po no ng maraming issues yung ating immigration, no, nagdala sila ng mga yearbook. Normally doon po tayo nagkakaroon ng confusion, di established yung mga listahan ng mga documents. So what's good about doon sa paglalabas po nila ng guideline is, hi guys, kamusta po kayo? So welcome again to our YouTube channel. So, isa na naman pong mainit na topic, no, itong ating pag-uusapan, and may kinalaman po siya sa ating pong mga pag-travel outside of the country. So, kung inyo pong mapapansin, nagkaroon po tayo ng vlog about our experience, no, nung last July of 2023, when we are bound to Bali. And yung vlog naman na po na yon, meron lang po tayong very slight, no, na concern, or sabihin natin nagkaroon po tayo ng very minor lang naman, no, na concern, because may mga hinahanap po sa atin na documents po, no, na sa tingin po natin ay hindi natin kumbaga inaakala na hanapin sa atin at that moment in time. So ang naka-prepare lang syempre is yung mga major documents naman, but at least gladly wala naman pong kumbaga parang unpleasant na nangyari, and hindi naman po tayo na-upload. Na-establish naman po natin sa kanila, no, na babalik tayo and meron tayong financial capacity naman to actually sustain ourselves, no, pag tayo po ay nagta-travel. Balikan lang po muna natin, ano po ba yung mga documents, no, na inahanap sa amin noon nung kami po ay nagta-travel prior pandemic. So tatlo lamang po yun, tatlong documents. Normally ito yung pinaka-basic baga, no, na hinahanap sa atin, no. So number one, hinahanap po sa atin yung passport. Okay? So yung passport po natin dapat meron tayong valid na within 6 months. Number two, round trip ticket, no, papunta at pabalik ng Pilipinas. Bakit? Para lang ma-establish natin, no, na hindi po tayo lalabas ng ibang bansa para magtrabaho, or hindi po tayo lalabas ng ibang bansa para po magtago. Okay? So meaning meron po tayong intention na bumalik sa Pilipinas. And lastly, na hinahanap po sa akin mula po nung nag-umpisa tayo mag-travel ay ang ating pong hotel accommodation. So, sa ating pong mga instances, no, na na-interview po ng mga immigration officers, kailangan ma-establish po natin, no, na meron po tayong tutuluyan dun po sa mga bansang ating pupuntahan. Ngayon pong taon na to, medyo nagkaroon po, no, ng maraming issues yung ating immigration. Meron pa nga mga nag-share, no, nagdala sila ng mga yearbook or nagdala sila ng mga graduation photos, kasi hindi po kumbaga at that time hindi established yung mga listahan ng mga documents po, no, na kailangan nating dalhin and ipakita sa immigration officer. So what's good about doon sa paglalabas po nila ng guideline is at least mapapanatag na po tayo, no, na ito lang po talaga yung mga list of documents, no, na kanilang hahanapin. However, sa ating pong pagbasa, no, doon sa guidelines na yon, meron pa rin pong room for, sabihin natin, personal assessment, no, ng mga immigration officers. At kung kailan nila gagamitin, yun po hindi natin alam. And yung mga assessment po na yun, no, ng mga immigration officers, normally doon po tayo nagkakaroon ng, sabihin natin, confusion, because sabi nga natin, iba-iba yung immigration officers, sobrang dami po nila, no, and magkakaiba po sila ng assessment. And ang kagandahan po noon, doon sa ibinigay po na guidelines, at least malilesen, or kumbaga magkakaroon na tayo ng isang tinitignan na guideline or listahan, no, ano ba talaga dapat yung dinadala natin kapag tayo po ay magka-travel. Okay, so ano-ano po ba itong mga documents na ito, no? So, number one, kailangan meron pa din po tayong passport. So, of course, hindi yan mawawala, no? Kung hindi ako nagkakamali, wala naman po silang binago doon sa passport, no, na validity. Dapat nasa 6 months pa rin po siya. Number two, yung kailangan nating dala-dala, if ever required po, ay ang visa. So, meron po mga bansa na nagre-require ng visa prior po ng inyong pag-alis. Meaning, dapat sa immigration pa lang dala-dala natin yung visa niyo, because bago ka pumasok, no, ng bansang iyon na gusto mong puntahan, kailangan meron ka munang approval or approved visa coming from them. So meron din naman tayong mga bansa, no, na tinatawag na visa on arrival, or hindi mo na kailangan ng visa, na i-process prior to your travel, and doon na lang po nila yung ibibigay once po na nagkaroon kayo ng contact already sa kanilang bansa o sa kanilang immigration officers.
Okay? So, yun yung pangalawang bagay na dapat na dala-dala natin. Pangatlo, boarding pass, or meaning meron po kayong, of course, ticket. So, yung ticket na yun, nakadugtong din po yun sa pang-apat po na document na dala-dala natin, which is your round-trip ticket or yung pabalik naman. Okay? So, itong four major documents na to ang ating dapat dala-dala pag magka-travel po tayo ngayong 2023. So, as I've mentioned to you guys, no, yung apat na major documents po, no, na ate pong isinare sa inyo ay dapat lagi po nating dala-dala yan at meron po tayong kopya sa ating po mga bags or even on our cell phones. And siguro because meron pa rin po tayong kailangan i-establish po, no, na mga proof, no, doon po sa ating travel, meron din pong inilagay ang ating immigration, no, na mga additional documents na kailangan po nating ma-prepare before din po tayo umalis. So for this vlog, ang i-share po muna namin sa inyo ay ang ating mga additional documents kapag tayo po ay self-funded tourist. So ano-ano po ba itong mga self-funded tourist? So normally, ito po yung mga nagbabakasyon na pamilya or sa'yo, no, kung meron kang gagawin sa ibang bansa or meron kang bibilhin sa ibang bansa or meron ka lang bakasyon, no, na gusto mong gamitin. So yung self-funded by its term is kayo po ang gagastos na inyo pong pagta-travel or pag-alis sa mga bansang ito. So, ano ba yung mga nilagay po nila na additional documents apart from the four documents, no, na una ko pong sinabi sa inyo? So, number one, dapat meron daw po tayong financial capacity, no, na meron po tayong masusustento sa ating pong mga sarili and magagamit po sa ating sarili kapag tayo po ay nag-travel. Now, siguro based on my experience, meron po tayong dalawang way kung paano po natin maibibigay itong financial proof capacity natin sa pag-travel. Ano po ba itong mga ito? Number one, pwede po tayo magkaroon ng bank statement or bank certificate. So, paano po natin ba ito makukuha? Pumunta lang po tayo sa ating pong pinakamalapit na banko or probably doon sa banko kung saan po kayo nag-open ng inyong bank account. So, pwede pong checking or pwedeng savings. And normally, pupunta lang po kayo sa bank teller or sa branch manager and hihingi lang po kayo ng inyong bank statement. So, sa may bank statement, meron pong nakalagay dyan kung ano po yung inyong maintaining balance and kung magkano po yung inyong average daily balance, no, na tinatawag sa inyong banko. Meron po kasi mga instances akong naririnig and nababasa, no, na kahit malaki po yung laman ng inyong bank statement, kung hindi naman po na-satisfy yung average daily balance, no, minsan nagkakaroon din po tayo ng problema doon. So, ang iba kasi, ang ginagawa nila because alam nila mag-travel sila, saka lang sila magde-deposit or maglalagay ng pera doon sa banko nila. Of course, kayo na po yun. Kayo na po makakaalam kung bakit nyo po yun ginawa. But ang ating pong recommendation sa inyo ay dapat maglagay po kayo ng pera at least on a prolonged period of time para ma-make sure na magkakaroon po kayo ng average daily balance na sapat po para sa ating immigration officers na ma-establish na tayo po ay merong kapasidad na magbayad or masustentuhan po ang ating mga sarili sa ating pong pagta-travel. Okay? So that's number one. Number two, dalawa din po ito, no, itong number 2 po natin. Certificate of employment na meron po kayong salary or payslip, no, na at least yung pinaka past 2 months or past 3 months po ninyo na payslip at dapat dala-dala po ninyo yun. Okay, so yung certificate of employment, kung kayo naman po ay nagtatrabaho dito sa Pilipinas, normally, makukuha nyo lang po yan sa inyong HR department, no. Magre-request lang po kayo ng certificate of employment and yung iba na mga company automatic nilalagay po nila doon kung magkano po inyong sinasahod sa isang buwan or sa isang taon or may mga company naman na hindi naglalagay. Either of the two is also okay. So again, depende po yan sa inyo pong discretion kung ano po yung gusto nyo ipalagay. And normally, hinihingi lang naman po ito kapag sa tingin po ng inyong immigration officer na meron po kayong kailangan pampatunayan sa inyong pagka-travel. But nevertheless, kung hindi naman po ito hinihingi, hindi nyo naman po ito kailangan ibigay. So make sure lang na ito po ay ready sa ating po mga bags
or sa ating pong mga gamit para anytime po nahanapin, ito po ay ating maibibigay. Okay? So, yung payslip naman, and I think this is very basic guys, no? Very straight to the point. So, kung meron po tayong sinasahod, of course, meron din naman tayong payslip. So, yung payslip naman na yon ay makakapagpatunay na tayo po ay merong nire-receive na pera sa Pilipinas and at this amount, and may i-establish po ng ating immigration officer kung ito po ay kayang makasustento po, no, ng inyong pag-travel. Okay? So, ano-ano pa ho ba itong mga additional po na documents na hinihingi ng immigration officers apart from the 4-1, no, na una po nating sinabi sa inyo? So, aside from the financial capacity or proof, ang kailangan din po nila ay ang hotel accommodations. Yes, tama po kayo. Booking accommodations po, no, na makakapagpatunay na kayo po ay merong matutuluyan sa inyong pong bansang pupuntahan. So, kung kayo po ay nasa Pilipinas pa lamang, ang aking pong suggestion sa inyo ay pumunta po kayo sa mga booking sites like booking.com, agoda.com, or Airbnb, or any online, wala namang problema, no? As long as makakapag-generate po sila ng inyong booking accommodations, no, na inyong kinakailangan. So, pagka kayo po ay nakapili na ng inyong hotel or apartment, no, na gusto na pupuntahan po ninyo or tutuluyan ninyo sa loob po ng ilang araw ng inyong pagbabakasyon, baka kakuha na po kayo ng hotel confirmation. So, ini-email po yan sa inyo. Or normally, makikita nyo po yun dun sa screenshot na kayo po ay nakabook na. So, kunin nyo lang po yun, iprint po ninyo or magkaroon po kayo ng kopya sa inyong cellphone para po pag kayo po ay tinanong, meron po kayo masasabi about hotel accommodations. And I think yung pinaka-last po, no, na pwede nating ma-share sa inyo is that dapat meron din po kayong itinerary. So, syempre, sa mata po ng ating mga immigration officers, kung tayo po ay magbabakasyon, meron po tayong mga desired places, no, na pupuntahan natin sa bansang iyon. Meaning, napagplanuhan na po natin kung ano ba yung day 1 natin, day 2, day 3, day 4, and so on. Medyo kakabahan ng konti yung immigration officer kung sinabi po natin na tayo po ay magbabakasyon, pero pag tinanong tayo kung saan tayo pupunta sa mga araw na yun, eh wala po tayo mapoprovide. So, kailangan po natin mag-prepare din ng ating daily itinerary. So, yung daily itinerary, wala naman po siyang template. Wala naman po siyang sinusunod na guideline, no? As long as may papakita lang po natin doon na nakaplano po yung trip natin. So, for example, case in point, kunwari pupunta po kayo, no, ng Hong Kong. Siyempre, ang number one po na pinupuntahan naman talaga sa Hong Kong, lalo na kapag meron po kayong mga pamilya, ay ang Disneyland. So, ilalagay nyo lang po doon na kami po ay pupunta ng Disneyland on this day, pupunta po kami ng ganitong lugar on this day, pupunta po kami ng ganitong lugar on this day, and that will already solve the problem on your daily itinerary. Okay? So, yun guys. Actually, madali lang naman to, no? And at the end of the day, ang pinaka-importante na dala-dala natin ay ang ating honest answers, no, sa lahat ng itatanong, and yung ano ba yung valid reasons natin bakit tayo lalabas ng ibang bansa. Because, sabi ko nga sa inyo guys, kayo lamang po ang nakakaalam ng tamang rason kung bakit kayo po ay aalis ng ibang bansa. So, kung kayo po ay nag-aalinlangan na hindi nyo po talaga alam, or kumbaga hindi po kayo sure, no, kung ano po talaga yung rason ng inyong pagbabakasyon, eh huwag nyo na lang po munang ituloy. So hanggat hindi pa ho ninyo na de-decide sa sarili ninyo, no, na bakasyon lang naman talaga yung gusto ko doon, hindi naman ako mag-i-stay na matagal doon. So, kung yun lang po yung rason ninyo, and I think that is already valid. Okay? Kasi kahit anuman pong pagbabali-baliktad or kung anuman pong tanong sa atin ng immigration officers, and kung alam naman po talaga natin yung sagot, wala po tayong magiging problema on that. Okay? So, I hope guys, nakatulong po ng marami itong ating video or vlog, no, na ipiniprepare po para sa inyo. And I hope na ito pong bagong immigration rules is magkakaroon din po siya ng sabihin natin kalinawan sa karamihan. Kasi kung di ako nagkakamali, marami pa rin po naku-confuse, no, kung ano ba yung mga dadaling kong documents and all. So, sa mga susunod din po nating vlog, if ever po, no, pwede natin ding i-discuss kung ano-ano rin po yung mga kinakailangan kapag hindi naman tayo mag-travel. So, probably,
pwede nating i-feature kung ako po ay OFW, kung ako po ay sponsored po, no, ng aking kamag-anak papunta po ng ibang bansa, and so on and so forth. Okay? So, sa ngayon, yun na lang po muna na ating video, and maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay or pag-like sa aming channel, and hopefully, pwede nyo din po itong i-share and ask po our family to subscribe para po mabigyan pa rin po namin kayo ng maraming pong information na inyong kakailanganin, lalong-lalo na sa pag-travel. Salamat!